mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Adonis, at ito ang kwento ng buhay ko. Isa akong haligi ng tahanan. Ngunit sa naging estado ng buhay ko sa sariling pamilya ko, ay ako ang naging ilaw ng tahanan ng mga anak ko. Isa kasing OFW ang aking asawa sa Middle East. At simula nang umalis ito, ay naiwan na sa akin ang dapat na responsibilidad niya sa mga anak namin. Ayoko nga sana siyang pagtrabahuhin doon, sapagkat natatakot ako na mangyari rin sa kanya ang mga napapanood ko sa balita, na inaabuso ng mga amo ang mga nagiging katulong nila. Ngunit wala akong nagawa para pigilan ang asawa ko na si Marie, sapagkat ang rason nito ay kulang na kulang daw ang kinikita ko sa pagtatricycle. May punto naman siya doon. Pero ang gusto ko sana ay dito na lang din siya sa Pilipinas magtrabaho. At least dito ay makikita at makakasama pa niya kami. Hindi tulad sa ibang bansa na taon ang bibilangin bago namin siya makita at makasamang muli. Ilang gabi din naming napagdebatihan ang desisyon niyang yon. Pero sa huli ay ito ang nagwagi, sapagkat wala na akong magawa ng mangailangan ang mga anak namin sa eskwela. Hindi rin kasi ganun kalaki ang kinikita ko sa pamamasada ng tricycle. Maswerte na nga ang 300 sa isang araw. Kaya naman, mapigat man sa loob ko, ay pinayagan ko na rin si Marie na magtrabaho sa bansang UAE. May apat kaming anak ni Marie. At simula nang umalis ito, ay ako na ang naging ama at ina ng mga anak namin. Bago mamasada ay pinagluluto ko muna sila ng pagkain nila. At sa tuwing Sabado at Linggo naman, ay ako rin ang naglalaba ng mga damit nila. Bata pa kasi ang mga anak namin nang iwan kami ni Marie. Kaya kailangan talaga nila ng gabay at suporta ng isang ina at ama. Masasabi kong hindi naman ako nagkulang ng pag-aasikaso at pagmamahal sa mga anak ko, sapagkat buong buhay ko ay ibinigay ko sa kanilang magkakapatid. Halos wala na nga rin akong panahon noon sa sarili ko. Dahil alam pong ora mismo ay kakailanganin ako ng mga anak ko. Nang umalis si Marie ay naging mahirap sa amin ang buhay. Tama ngang nakakapagpadala siya ng pinansyal. Pero sa bawat oras na lumilipas ay nangungulila kami sa kanya. Bilang haligi ng tahanan, sinubukan ko namang punan ang pagkukulang sa amin ni Marie dahil ang sabi niya ay 2 taon lang siyang magtatrabaho doon. Nagtiis na lamang kami at umasa sa pangako niya na babalik siya sa amin pagkaraan nga ng 2 taon na yon. Ngunit sa paglipas noon ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hanggang sa nagbago na rin ang Marie na kilala namin. Makalipas nga ang 2 taon ay umuwi si Marie. Sinundo namin siya sa airport. At nang nakita ay ibang-iba na siya sa Marie na nanay ng mga anak namin at asawa ko noon. Simple lang kasi ang asawa ko. At niminsan ay hindi ko ito nakitang nagpahid ng anumang make-up sa mukha niya. Kahit pa nga nung nililigawan ko pa lang siya. Dahil ang sabi niya sa akin ay allergic daw siya sa mga make-up. Kaya naman nagtaka talaga ako.
Subalit naisip ko na lang na baka talagang ganun ang mga nanggagaling sa abroad. Nagiging palaayos ang mga ito. Aaminin kong sa paglipas ng mga taon na yon ay gumanda talaga ang asawa ko. At sa tingin ko nga ay bumata pa ito. Kaya naman, talagang nasabik ako sa kanya. 2 taon din kasi kaming nagkahiwalay. At talaga namang nangulila ako sa kanya. Lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Bigla ko tuloy naisip ang huling pagsisiping namin ni Marie bago ito pumunta ng abroad. Ang tagal na rin pala. Kaya naman naisip ko na ngayong nakabalik na siya ay susulitin ko talaga ang unang gabi na kami ay magkatabi. Pa, saan mo daw ba gustong kumain? Tinatanong ka ni Mama oh. Dinig kong sabi sa akin ni Laika habang nasa malayo ang isip. Nang mga sandaling yon ay babalik na pala kami sa bahay. At hindi ko namalayan na tanghali na pala. Kayo na bahala mga anak. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na lang sana sa bahay. Mag-order na lang tayo ng pagkain. Baka kasi napagod ang mama niyo sa biyahe eh. Tugon ko naman sa mga ito. Nasunod naman ang sinabi kong yon. Kaya nag-take out na lang kami ng pagkain. At sa bahay pinagsalo-saluhan. Iyon ang unang beses na muling nabuo ang pamilya namin. At talaga namang makikita sa mukha ng mga anak namin ang kasiyahan dahil sa pagdating ng mama nila. Pagkatapos naman kumain ay binuksan na ni Marie ang kanyang bagahe at ibinigay ang mga pasalubong niya sa mga bata. Bilang asawa, ay excited din akong naghintay kung ano ang ibibigay niya sa akin. Ngunit laking gulat ko nang sabihin nitong nakalimutan daw niya akong ibili ng pasalubong. Naku, pasensya ka na Adonis. Nakalimutan ko talaga na bilhan ka. Biglaan kasi yung uwi ko. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, ibibili kita. Pahayag ni Marie. Naku, mahal. Ayos lang ako. Hindi naman importante sa akin ang pasalubong mo. Makita at makasama ka lang namin ay masaya na ako. Tugon ko dito. Pero deep inside ay nasaktan ako sa bagay na yon. Kaya masakit man na hindi ako naalala ng asawa ko, ay binaliwala ko na lang yon. Dahil ang importante ay mayayakap at makakatapik ko na siya. Habang nag-aayos ng gamit si Marie, ay nagpaalam muna ako sandali sa kanya para ayusin ang kwarto namin. Ngunit nang matutulog na, ay laking gulat ko na naman nang sabihin nitong doon daw muna siya matutulog sa kwarto ng mga anak namin. Dahil sobrang na-miss daw niya ang mga ito. Wala na naman akong nagawa kundi pagbigyan ang asawa. Kaya mag-isa pa rin akong natulog sa kwarto namin. Ganun pa man, habang nakahiga ay kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko patungkol kay Marie. Na bakit ang laki-laki na ng pinagbago niya? Marahil ay naninibago lang siguro ito. At alam ko na sa susunod na araw ay babalik din kami sa dati. Kinabukasan ay nagising akong nagluluto na si Marie. Hindi nga sana ako mamamasada noon, sapagkat gusto ko sanang yayain ang asawa ko na pumunta naman sa mall. Gusto ko kasi sana siyang masolo at ma-date man lang. Ngunit nang yayain ko siya, ay nagalit pa ito sa akin. Hindi ka mamamasada?
Eh ano ipapakain mo sa amin? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nakita mo lang na may pera ko, hindi ka na magtatrabaho. Napakabatugan mo talaga, Adonis. Kaya tama lang pala na bumalik ako sa abroad. Uwi ka ni Marie. Ano? Babalik ka? Di ba napagkasunduan natin na 2 taon ka lang magtatrabaho doon? Pahayag ko naman sa kanya. Oo nga, 2 taon lang. Pero kung hindi ba ako babalik, kaya mo bang ibigay ang mga gusto ko? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakakipo. Sa bagay na yon ay napagtanto ko na tuluyan ang nagbago ang asawa ko. Marami na kasi itong hinahanap. At yung Marie na kontento na sa kung ano ang mayroon kami dati ay mapaghanap na ngayon. Napansin ko rin na palaging mainit ang ulo nito sa akin. At tila ayaw niya akong nakikita. Para bang nandidiri ito sa akin. Kahit pa mabango at bagong ligo naman ako. Kaya naman dahil doon ay kinutuban na ako. At bilang lalaki ay alam kong iba na ang asawa ko. Lalo pat ayaw na nitong magpatabi. Nang hindi na ako makatiis ay lakas loob ko nang tinanong sa kanya kung bakit ganun na lang niya ako kung pakitunguhan. Nakapag nasa harap ng mga anak namin, ay okay siya sa akin. Pero kapag 2 na lang kami, ay ibang-iba na siya. Diretsahang tinanong ko rin ito kung may iba na ba siya sa ibang bansa. Pero ang tanging sagot lang niya ay wala daw. Pinanghawakan at pinaniwalaan ko naman ang sinabi niyang yon. Lalo pat, nang pagbigyan na niya ako sa aking kahilingan. Pinagbigyan na niya ang init ng aking katawan. At bilang asawa ko, ay obligasyon naman talaga niya na ibigay sa akin yun. Ganun pa man, kahit pinatabi na niya ako, ay ramdam ko pa rin na iba na talaga si Marie. Tama ngang, pinagbigyan na niya akong makatabi at mayakap siya. Pero parang wala na yung pagmamahal na mayroon siya sa akin. Kaya masakit man, ay unti-unti ko na rin tinanggap yun. Makalipas ang 1 buwan ay muling bumalik si Marie sa ibang bansa. Akala ko, bago umalis ito ay maayos naman kami. Dahil ilang araw din na kami ay magkatabi. Ngunit sa pagbalik ni Marie ay tuluyan nang namaalam ito sa akin na hindi na daw niya kaya pa akong pakisamahan sapagkat hindi na niya ako mahal. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon. Pero sa huli ay ako ang sinisi nito. Pinaligtad pa ako nito na may babae daw ako sa Pilipinas kung kaya't makikipaghiwalay na daw siya sa akin. Lahat naman yon ay pawang kasinungalingan lang niya, sapagkat alam ng mga anak ko kung ano talaga ang totoo. At kahit hindi man sabihin ni Marie ang totoo, bilang lalaki ay alam ko na may iba na siya. Hindi naman ako nagkamali, sapagkat makalipas pa ang 1 buwan ay lumabas nga ang katotohanan. Nalaman ng mga anak ko na may iba pala itong kinakasama sa ibang bansa. At hindi lang yon. Mas pinili pa niya ang lalaki niya kaysa sa aming pamilya niya. Naibibigay daw kasi nito ang luho at mga gusto niya na kahit kailan ay hindi ko daw naibigay sa kanya. Alam ko namang may pagkukulang ako kay Marie. Pero ang lokohin at ipagpalit sa iba ay hindi ko naman yata deserve yon. Kaya naman sobra talaga akong nasaktan. At para makalimot ay nagpakalunod ako sa alak
na dati ay hindi ko ginagawa. Mabuti na lang ay nandyan ang mga anak ko. Sila ang naging lakas ko para labanan ang sakit na dinulot sa akin ni Marie. Bilang ama nila ay nilakasan ko ang loob ko at bumangon akong muli. Pinuhay ko sila sa abot ng aking makakaya. At niminsan ay hindi ako humingi kahit sentimo mula sa ina nila. Hindi ako tumigil na magtrabaho. Kahit patulad ni Marie, ay nakipagsapalaran din ako sa ibang bansa. Hindi naman na bumalik pa sa amin si Marie. Kung kaya't, iniwanan ko muna ang aking mga anak sa aking pamilya. Nang sa ganon ay maibigay ko ang mga pangangailangan nila. Sa awa naman ng Diyos ay napagtapos ko silang lahat. At ngayon ay may kanya-kanya ng trabaho. Halos isang dekada rin akong nagtrabaho sa Saudi Arabia. Pero niminsan ay hindi sumagi sa isip ko na mag-asawa pa. Kontento na akong nandyan ang mga anak ko sa pag-uwi ko. At ngayon ay nandito na nga ako muli sa Pilipinas. Hindi bilang tagapamasada muli ng tricycle, kundi tagapamahala na ng isang restaurant na pag-aari na namin ng aking mga anak. Minalas man ako sa asawa, sinwerte naman ako sa aking mga anak. Kung kaya't, labis-labis akong nagpapasalamat. Dahil napundiman ang ilaw ng aming tahanan, hindi naman nagpatinag ang haligi nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang istorya kong ito. Ang inyong tagapagbahagi, Adonis.